Ang message ko po ngayong umaga is para lang po maiba naman, no? What a hell. Minsan po kasi ay ginagamit to na parang idiomatic expression na kapag nagkamali ka or meron kang pinagalitan, nasasabi mo ang bagay na ito. Pero ang katotohanan narito po sa Bible at mga talata na atin pong mababasa patungkol po sa impyerno ay narito. Ano po? Pero may mga belief, no? Ato tagitay pamalit at tanga rumrumwar na kaya't na maiwasan, maipanggap iti impyerno. Katulad po yung mga belief na nagbibigay ng deception sa mga karamihan po, yung sinasabing annihilation. No, ang annihilation is a belief that after the last judgment, all sinners and all fallen angels and Satan himself will be totally destroyed so as to not exist rather than suffer an everlasting torment in hell. So, ito'y kakabsat na pamati mga mamunan na ahi. Annihilation is pamati nga ikitao kakabsat kuni demonyo ni dagiti fallen angels katwa. After the last judgment kat madadalda, parang mawala na. Parang isang taong namatay, parang wala na. No? Nabulog na, kinain ng uod, parang bulak na nawala. Pero hindi ganon. Hana kasya'y kakabsa. No? Kaan nga hindi tao numatay kat mapukaw, ahan nga aganas, awanin. Tagarot iti tao kat abda iti talo nga triparate being. Talo nga persona, kuna na. Talo nga bahagi iti pagkatao. At dati espiritu na, nuno iti tao kat matay mapangkin ni Apo Dios, numadamat iti kararuana. Nga na kita daduma ti pamati da dayta na kararuan na tayo iti tao kat agkatang-katang. Nga, kat mangbog-budang. Nga mangtad, ako na da maagal aliya. Pero, dayta na kararuan na kamsat na matay iti tao kat isu iti agdusa no anyaman iti inaramit iti may sa mga tao dito ilubong, no? So, yan, hindi po totally na yung physical lang po natin. Ito yung masisira. Dahil ito'y pagitayo kakabsat kat agsubli ijay daga wino alapo tapo. Dahil so iti nang parsuaan ni Apo Diyos kada tayo. Kakabsat nga di kararuang agbiag na agnanayon. O ito po yung belief na tinatawag na annihilation na talagang mawala na lang. So, napakaganda nga sana kung ganun. No, pero hindi eh, may kaluluwa na magdudusa. And then yung isa kong belief ay yung tinatawag na universalism. Ito naman pong universalism is a belief that nobody goes to hell. Dahil ito yung pamati nga awan panot is yung sino man na mapanit yung impyerno at magsya at kuman. No gusto, tanapintas ko ma, maawan iti abdusa, iti nagbasulan, iti siya sino man. So maarapin mo amin, nakitikay-kayan mo, in after all, awag mo timakot ng impyerno. So kuna na na iti mabilip mo, everybody goes to heaven, eventually, noho, all human will ultimately be saved and restored to a right relationship with God. So, kas na kas pati, dyan nga pamati. Awan iti impyerno. Tano, after all, iso siguro dito nga pamati, hindi yung makunada nga, hindi, agad yung makunada po. Purgatorio, kung pa nga nakapagsa. Mga kapatid, wala sa Bible ito. Awan iti yung Biblia, na dito yung pamati kapagsa. Kat iti pasiyan tayo, masasaon niya po Diyos, kat awan sa bali, no iti, kat iti Biblia. Iti Biblia, ipagbaga na sa, okay? Nga, dagitoy, timpiyar mo kat putput no. Haanlaan nga dito kat may isang expression. Hindi may isang tao nga no, nasinit ko mga, what the hell? Mga ganon, no? O kaya meron kang nakabangkaan and then lumalabas yung mga expression na yan.
No. Haan kakabsat. Okay. Nais ko po mabigay sa inyo ng mga terminology. Pagsasaong, maipanggap, iti impyerno. Tada, iti naganda kita makunang impyerno. For this time, kasla kayo ada iti Bible school. Sapagkat hindi po ako mag-preach, kundi manangaral po ako. This is public information. Para po malaman natin yung sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Ang tawag po sa impyerno ay Sheol, no? Ang Sheol po isang pananalitang Hebreo. Yeah? Sa Hebreo scripture, nabanggit po yung word na Sheol in the Old Testament, sa lupa pong tipan. Ito po ang sinasabi nila sa impyerno. Pero sa New Testament po, ang pinanggit po ay Hades or Hades po. Sa New Testament na ito naman po ay isang Greek word na pananalita na ang ibig sabihin ng Sheol at saka Hades ay walang iba kundi yung temporary confinement ng mga kaluluwa. Namatay na mga kaluluwa na. So, there is a place wherein ang mga kaluluwang ito ay naghihintay ng final judgments. So, remember po yung sinasabi ng Luke chapter 16, 19 to 31. Sino para kayo iti mga amo di kay parable of the yung pong istorya, pakasaritaan ko na po ma'am. Ni Lazarus and the rich man. Lazarus and the rich man. Sino po sa inyo ang nakabasa po noon? Alam niyo po yung istorya na yon? Ni Lazarus, may isang marigrigat. Mahirap lang po siyang tao, pero itong rich man, mayaman po talaga. Lahat naman gusto niya, kailangan niya na ibibigay. Nakakain niya, masasarap na pagkain. Nakakatulog sa pagkalambot-lambot na gudyon at ang kanyang tahanan ay napakagara. No? Pero pareho po silang namatay. No? Bagamat siya'y mayaman, hindi niya na kaya nabayaran ang espiritu ng kamatayan para kunin ang kanyang buhay. So namatay po silang pareho, magkaiba ang kanilang lugar na pinuntahan. Ito ho, si Lazarus ay pumunta sa Abraham's bosom. Huwin mo na ito yung makunang paraiso. Paraiso, huwin mo muna tayo maglaan na langit. Pero ito yung rich man pumunta sa sinatawag na Hades, no? Lugar na kung saan tinotorment yung mga kaluluwa na namatay na. No? Pero nireject nila si Jesus, hindi nila inayos ang kanilang relasyon sa Panginoon. So naroon po sila sa Hades na tinatawag or Sheol. Okay? So, meron pong tinatawag na degree of punishment. Sino ka na kayo itinakabuya diyan Korean artist nga impakita ni Apo Kinkuana ang torment na nangyayari sa impyerno? No, napanood niyo po yun, yung Koreano na artist na pinakita sa kanya ng Panginoon yung kung ang pangit ng ang masyadong nakakatakot, karumaldumal ang impyerno. At tungo po sa impyerno rin po ang tawag doon, yung Hades. Kasi natutorment po sila ng mga bad spirit. Halimbawa, ang kasalanan ay magnanakaw. So, merong spirito ng kadiliman na nag-torture sa kanila na parang iniwahiwa yung mga kamay, ang pandabusod-busod na nilakasnan, pero mga maputol, and then ma-join again, ganun po, ganun pinapahirapan. No, tipat may isang tao katibasol na katwa nalaing aglastop sinungaling.
lying, di ba? Liars go to hell, sabi pong ganun. Oh, marites, di nga. At hindi talaga nakahingi ng kapatawaran sa Panginoon o kaya nag-witness po siya against doon sa ibang tao na wala namang kasalanan. Binayaran lang po siya. So, yung kasalanan sa dila, ang sabi pong ganun ay tinutusok-tusok ng mga malalaking karayom. Pinahihirapan po, no? Ganun yung... Now, kung ang kasalanan naman po ay pangangalo niya, no? Ang ginagawa po ay private part na kapanda. Eh niya, parang ginagawang barbecue. Pinahihirapan po siya ng mga bad spirits. So, that is the place of torture for now. Okay? Sa mga kaluluwa na kung saan namatay, pero hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan sa ating pong Panginoon. Okay? So, now, the word Tartarus. Greek word Tartarus is also a place of hell wherein, ito naman pong Tartarus ay cell. Kung saan nakabilang do yung pong mga fallen angels. Remember yung sinasabi ko po sa inyo, the one third of the fallen angels ay nagkasala sa Panginoon. May mga angels kung saan sila po ay nag-intermarry with the human. Nakita nila, wow, ang gaganda ng mga anak, ng tao. So, kasi they can be transformed into a human form. So, kung atin pong mababasa, yung pong mga Nephilim, mga giants, no? Sila po kasi ay nakipag-asawa sa mga human, yung mga fallen angels. At ngayon, sila po ay pinaparotsahan. Sila po ay naroon sa Tartarus. That's why, if we exercise our authority from the Lord, at nagka-cast out tayo ng evil spirits, sinasabi po natin, you, demonic spirit, go to Tartarus. That is your place, and that is where you belong. Kapag tayo po ay nagagamit ng ating authority. Because Tartarus is a place where the devil, the fallen angels, for now, was imprisoned. No? Nakabalot na ijay kakasa. Yan. Okay? Now, another term for hell pa rin po ang pag-uusapan po natin. Okay, let's just get the verse from 2 Peter chapter 2, verse 4 to 5. God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the eight people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. So, sabi pong ganun, God did not spare the angels na nagkasala at sila po ay dinala doon po sa Tartarus. Okay? So, kung ating pong titingnan itong Tartarus na ito, makikita pa rin po natin doon sa Revelation chapter 3, verse 1 to 3. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and he cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal on him so that he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. But after this, after these things, he must be released for a little while. Okay, now, eto hong Tartarus na tinatawag po, that place ay parang malalim na dungeon kung saan po darating ang panahon. Ngayon po, ipadala na ti anghel na tapno iti kasta
yung serpent na yun ay walang iba kundi ang si Lucifer na walang iba kundi si Satanas din. Yeah? So sa katagal ng panahon, from the beginning, Genesis, now to the book of Revelation, na kung saan ito po yung end, no? Kahuli-hulian na clock sa banal na kasulatan na old serpent po na nakastay ni Biblia, kadarating yung time sila po ay maiguguho doon, mabibilang po sila doon sa tinatawag na lugar ng hell na yon, at yung angel ng Diyos ang magsisilyado na yan. Sarado po yan. Hindi po sila makakawala for 1,000 years. Now, that 1,000 years, yung 1,000 years na yan, that is the millennium period. Okay? Yung reign of our Lord Jesus Christ. The tayo na namati kakabsat for the 1,000 years, we will reign with the Lord. We will enjoy His presence. No? So tayo po makakasama dyan sa kaharian ng ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat wala nang tutukso, wala nang sisira sa atin, nakabilanggo na ang Diablo. But after the 1,000 years, no? Sa theology po kasi tayo. After the 1,000 years, ang mangyayari ay si Diablo makakalabas. Makakalabas po siya doon at kanyang mga alitores. At sila po ay mapapakawalan, and they will still deceive those who believe in our Lord Jesus Christ. Pero hindi na po siya magtatagal. Because sabi niya, madaling panahon po lamang, saglit po lamang yun na siya po ay mai-release. Now, kapag siya po, after that short period of time, na dapat lamang hindi mapasurot na makapasat, makaduanan to nga maipulit, ijay, makunpunan na dagat-dagatang apoy ng impyerno. What is the Great White Throne Judgment? This is a judgment for the unbelievers, sinners. Tagitay saan nga namati kung uray pa'y nagitay ting malikot kiniapo. Kung uray pa'y ni demonyo, tagitay alipores na ni Satanas. Sinisudan to amin, tagitoy kakabsa, at kakaduanan to nga maibulig, hindi tinatawag na gihana. Gehenna. The Greek word Gehenna, no? Sa Hebrew word is Hinnom. There is a valley of Hinnom doon po sa Middle East, sa Israel. Doon po kinuha yung Greek word na Gehenna. So Gehenna, ito pong Gehenna, ito po yung pong tinatawag na Lake of Fire. Okay? Lake of Fire. So, ang Lake of Fire po makikita po natin sa Revelation chapter 20, 13 to 15. Revelation chapter 20, 13 to 15. Mga kapatid, eto na po yung final judgment para sa demonyo. Revelation 20 verse 13. And the sea gave up the dead which were in him. And death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Verse 14. And the dead and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake. Amen. So, yung sabi pong ganun, the sea gave up the dead who were in it, yung pong mga namatay. Death and Hades. So yung death, yung pong place wherein naroon po ngayon yung Hades. Kumbaga, okay, para ilarawan ko po sa inyo, amoy yung kadigipugon. May pangyadigay pagtuntunuan, titinapa, tinapa. Di ba pagtuntunuan? At tinapa yung ulog na pugon. So ganito po, yung mga kaluluwa na naroon, si Satanas, ang demonyo, ang lahat ng kanyang alipores, yung nakapugon at yung
impyerno na ang tawag doon po is the second death. And that is Gehenna or the lake of fire. Yung po yung kahuli-hulihan. Kaya walang kapahingahan ang mga kaluluwa na mapupunta sa impyerno. Walang patutunguhan ang isang kaluluwa na nireject niya si Jesus Christ. Meron po siyang kalalagyan. Because ang Gehenna is a mix-mix. Halo-halo na po yun doon. Di mang doon sa kaligiti karuruangan ng basol, nagitidatas niya espiritu, kung uri pa ni Satanas ang aming danto at ang kamaysanan ng Ijay na agtutuo iti agnanayon. Awan kakabsat iti patinggana na Ijay makuna. Ito ito'y putputno na ibagbaga iti sasao ni Apo Diyos. Kita lang tayo man o kasano iti na rikat na ito'y nga lugar. Revelation chapter 20 verse 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Okay. So makikita po natin mga kapatid, ni demonyo mamangsulsuliso. Okay? Kahit isuna mai-cast out, maibalang to. Dito yung ako ng lake of fire, no? Je, aglab na gablab nga apoy, nga kasla, bye-bye. Bye-bye nga apurpurok, kakabsat, nga isuna to, dagitoy, uray, dagitoy. False teachers, okay? So may mga nagsasabi, walang impyerno, no? Hindi nila sinasabi, yung totoo, patungkol po dito, the false prophets, no? Ginagamit nila ang pangalan ng ating pong Panginoon Jesus. Lahat po ng mga ito, magkakasama po sila na maipupuli doon sa dagat-dagatan ng impyerno kung saan walang rest day. Wala na pong kapahingahan. At ito po ay isang nakakatakot na lugar. Kahapon po ay si pastor ay naligo. Pero yung takure, dala po niya sa banyo. Nilagay po niya doon sa inodoro. Di ba yung ano? Natapik po niya, nabuhusan ang kanyang paa. So, kung ano siya yung pulantik, hindi banyo, siya pala. Kaya yung paan niya po ngayon is parang nagbitak-bitak na ano. So hindi namin alam kung paano yung ano niya. Parang na-barbecue po yung paan niya. See? Ang hirap palang apunta sa impyerno. Yan nga lang eh. Parang minuto lang. Minuto lang na nabuhos doon sa kanyang paa. Talagang grabe yung init, no? So parang hindi niya kayang i-take. Much more yung ano, hindi lang 1 hour. Walang rest day. Forever. Gaano kaya kahirap ang impyerno? Walang sino mang tao ang magnanais na pupunta sa lugar ng impyerno. Hindi natin gusto mapunta sa impyerno. Mga kapatid, salamat. Nakakilala tayo sa Panginoon. Iingatan natin ang ating mga sarili para hindi po tayo tuluyan na mapunta sa impyerno. Then sabi ng salita ng Panginoon, in Matthew 25 verse 41, okay, so napakarami po nating references about hell. Matthew 25 verse 41, depart from me, you who I curse, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Mga kapatid, hindi nais ng Diyos na ang taong nilikha niya ay mapunta sa impyerno. Pero ito, anong sabi ng Lord? Depart from me. Why? Kasi ang tao hindi sumunod doon sa nais ng Panginoon. Ang kanyang sinunod ay ang kanyang kalooban. Kung kaya't walang magagawa ang Diyos, with all His love, mahal na mahal niya ang tao isa po sa atin. Kung ating pong titignan, bakit may parable of the lost sheep? Bakit may parable of the lost coins? No? Ano ang nais ipakita sa atin dito ng Panginoon? Yung iisa na nawalang tupahin na
spare us. And the Lord will say, depart from me. Pero kung nais ng Diyos na yung kanyang dakilang pag-ibig ay patuloy po nating maranasan. At patuloy po na manahan sa atin. Kasi mahalaga ang isang kaluluwa sa kanyang harapan. Dahil sa isang kaluluwa na yan, hinahanap pa rin po niya gaano mang kalayo na tumaligot at ayaw niyang sumunod, pilit pa rin na nakakarinig ang isang tao na yan ng salita ng Diyos para lang po sa ganun. Kung siya ay kinoconvict, hindi niya titikasan ang kanyang puso, makakapagbalik loob siya sa ating pong Panginoon. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, kung meron mang isang kaluluwa lamang na kung saan manumpalit sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, anong sabi ng Diyos? Ang mga anghelas sa kalangitan, di ba't ang sabi niya, nagkakasiyahan sila? May piyesta sa kalangitan. Kaya ganyan kahalaga ang bawat isa po sa atin. He valued us with His precious blood para lang po mahugasan ang lahat ng ating pong mga kasalanan at hindi tayo mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi yan para sa atin. Pero kung magmamatikas tayo sa Panginoon, hindi po natin mamamalayan. Yun pala po ang ating po natutunuhan. Ang sabi po ng Mark chapter 9:43-48. At kung ang kamay mo ay makapagpapalisod sa iyo, ay putungin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay ng ikaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa etyero. Saboy na hindi mapapatay. Verse 44. Na doon hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Verse 45. At kung ang paamoy na makapagpapatisod sa iyo ay putungin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok ang pilay sa buhay kay sa may dalawang paa kang mabulid sa etyero. Amen. Okay, so makikita po natin dito na sabi niya, kung ang kamay mo, if our hand causes us to sin, cut it off po na niya po. No, dahil kay imatayo kakapsa sa balikar aramidan na, kagkayat natin ang baso, at takaw, anya pa yun, kaya ng aramidan dahil kay ima, mga pumatay, mandadal, itibiya, yan, kakapsa, anya ni pagbabati sa asawa niya po Diyos, putulong tayo kay ima. Okay, not literally, napuputulin mo ang kamay mo. No? Kundi disiplinahin mo ang kamay mo na huwag nang magnakaw, huwag nang pumatay, huwag nang gumawa ng masama, huwag nang magpakasama para lang po sa ganun. Hindi ka maibubuli doon sa dagat-dagatan apoy ng impyerno. Pagdidisiplina. Kasi kung hindi natin disiplina, baka ang kamay po natin ang siya magiging sanhi na magkasala ka, hindi mo na itataas sa pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, hindi mo ginagamit ang kamay mo para tumapik ng mga taong kung saan sila po ay nalulungkot, hindi mo ginamit ang kamay mo para i-lay hands yung mga may sakit at sila'y gumaling, kundi ipinagamit mo ang kamay mo para gumawa ng kababalaghan na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Panginoon, kung ang kamay mo na yan ang magdudulot sa'yo para ikaw ay mapunta sa impyerno, mas maganda pa, wala ka na lang isang kamay. Kung ang paa mo, kung saan-saan ka dinadala, no? Kung ang paa mo na yan, wala na siyang ginawa kundi pumunta doon sa mga lugar na hindi nagbibigay ng kasiyahan sa harapan ng Panginoon, ay magdudulot sa'yo na kung saan mapunta ka doon sa impyerno, cut it off. Kunanang isa sa kanya po Diyos, disiplina ka. Discipline. No? And sabi po, if your eyes causes you to sin, gouge it out or pluck it out, sabi ni salita ng Diyos, it is better for you to have one eye enter into the kingdom of God than to have two eyes that will take you to
hell. Na hindi matatayo doon pagbasulan na ng maminsan kapagsa. Na kita makikita na nga no maminsan ginakita nagipapan ka. Na kita na mata na maminsan kapagsa. Agbalin nga paraan nga agbaso tayo. And because of yung eyes, lust of the eyes that will turn to lust of the flesh. And then yun po ang magiging sabihin ng pagkakasal. Mas maganda yung sabihin mo, Lord, bulagin mo ako sa mga magaganda nang sa ganun na hindi ako magkasala sa aking asawa. Diba? Yung spiritual blindness na hindi mo makikita na kahit anong ganda po niya, anong sexy niya, is ang nakikita mo is parang sa lahat ng magaganda, parang siya'y napakapangit sa tingin mo kasi nga si Lord ang nagtakip sa mata mo para lang hindi ka matukso. Kasi yung tukso ay isang kalaban po natin para po magkasala sa ating pong Panginoon. Kaya lumayo po tayo doon sa mga bagay-bagay na yan. Okay? So sabi po, ang sabi po roon sa verse 48 niya, and sabi po niyang ganon, okay, and if your eyes causes you to sin, pluck it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell where worms does not die and the fire is not quenched. So sa impyerno po pala ay yung pong mga uod. Guayabano. Nakakita na po ba kayo ng ganon? Yung uod ng guayabano. Marami po nung bata po kami. Kakatakot yung green na may mga sungay-sungay pong ganyan. No? Diba? Mararyan ka. Hamo kaya nga igaman. Minsan nga lang po yung dangan-dangan. Amoy, di dangan-dangan. Ikasta-kasta. Igas lang tigulay. Ano ma, no ma po ang kalakad. Ang kurkulantit ka ng tupay. No? Nagbase. Nga ba na? Nga mapagang ka. Diyay impyerno, kakabsat ko na na worms does not die. Tapos na ita nga igasarkan natin amin. Nga kalasugan ti karanuang. Sumrap so, dito yung iwag mo, rumor di palapayan mo, bumabae dyan ang tiyan mo. Agoong munda igipuksit mo. Ti karanuang. No? Kag-uri ka sa ti ariyak mo. Hamon to nga kaya mapaksyat ang kansa. Taawan ti ina na iti mapanji impyerno. Di ba ko na ni the rich man ko na Father Abraham, numapalim ko ma, ipatulog po, ipoon mo ko ma ni Lazarus nga marigrigan, nga kitungin, nga mapanmanlaan, mangisaw-saw, ti jay, daliri na, ijay dila na, tapos iti kasta, makaina na. Kaano kahirap yun? Wala akong fresh water doon. No? Fine. Burning. Naawan iti na na nakamasa. Kasta ti kariga iti karawa nga mapati di impyerno. Okay? So, sabi pong ganon, Matthew chapter 10 verse 28, anong sabi ng salita ng Panginoon? Yung mga pinabasa ko po ay patungkol lahat sa impyerno. So napakarami pong mga sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa impyerno. In Matthew chapter 10 verse 28, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Ayan. So kaya ng Diyos na sirain yung kaluluwa. No? At impyerno at katawan sa impyerno. Sabi pong gano'n, huwag kayong matakot. Okay? May mga tao kasi, dahil po sa takot pa rin, yung utos ng boss na hindi tama, ginagawa. May mga boss na nag-uutos ng mga hired killer dahil po sa pera. Takot silang hindi gawin yung pinagagawa ng boss
sila. Pero nang sinasabi ng salita ng Diyos, wala ka dapat katakutan. Kung ang mga namumuno, namumuna, yung pong mga nasa pwesto, ay uutusan ka ng masama, huwag mong sundin. No? Huwag siya ang katakutan mo. Kundi ang Panginoon ang katakutan mo, sapagkat hindi lamang yung kaluluwa mo, hindi lamang itong physical body ang maari niyang patayin, kundi hindi lang itong katawan na ito, kundi maging kaluluwa mo, kaya niyang ibulig doon sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Kung may mga namumuna po sa atin, at uutusan ka ng hindi tama, hindi ayon sa salita ng Diyos, huwag na huwag po natin sundin. Huwag siya ang katakutan natin, katakutan natin ng Diyos. Dahil kaya niya po tayong talhin sa dagat-dagat ng apoy ng Diyos. Amen? Okay. Now, sabi po ng Revelation chapter 14, verse 11, ano daw po yung itsura ng impyerno? Revelation 14, verse 11. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever received the mark of his name. Okay, so talaga nga agalingasaw, reject asaw niya, talaga nga grabe. Alam niyo po, yung sabi ko ganang masyadong mabaho ang impyerno. Kung paano yung mga patay na hayop, yung mga patay na hayop at na merong open pit, nasusunugin mo silang lahat, yung mga patay na manok. Halimbawa, nagkaroon ng ASF, no? Susunugin mo, open air, ano mangyari? Sobrang mabaho na po. Ito sinasabi niya, sobrang mabaho po ang impyerno. Si Angelica Zambrano, no, naglarawan din po kung gaano kasama ang impyerno, kung gaano nakakatakot ang impyerno po, no, yung halimaw, no, na sinasamba, na kinatatakutan ngayon, nagbubulit din po doon po sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno, wherein sila ay matutorment forever and ever, no rest day. Araw at gabi, mga kapatid, walang kapahingahan po dyan. Okay? Sa ganun, patunayan niyo po sa inyong sarili na yung mga sinasabi ko po ay totoo. So kayo mismo, i-discover niyo sa inyong mga sariling mga Biblia ang aking po mga sinasabi sa inyo. So Matthew chapter 8, verse 12. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Okay, sa lugar po na yan ay sabi, weeping and gnashing of teeth. Talaga nga, dapat yung maturo ka niya, yung agar-ngaral nga. Yung hirap ba? Yung hirap na dinipan mo ngayon ka talaga maagnar-ngaral nga. Kaya't mo kung mga makawalay, yung lugar na di dyan, may panag na diyan, nagsangsangit ka, ngawang sakta mo magsangsangit, pero awang mangisalakan ka, tawan ko pulusan, iti mangisalakan, iti yung impyerno kamagsak. No? Awan iti pag-asa, uray pa'y, mamin ano ka nga agpagwan. Walang efekto, mga kapatid. No? So, destiny. Once na ang tao ay namatay, sabi nga, pag namatay na ang tao, wala nang pag-asa. Uray agoong mongto, dagitay agkakaaruba, dagitay kakabagyan na, nga mangikarkararag, di kararwa na kakabsa, sayang di kape, kundi tinapay, ta saan mongto, nga may salakan, di di kabagyan nga napayin, di di impyerno. Iso nga itatapay laang, may ayatang, dayta kabagyam, kagsat mo, anak mo, kasapula mo, nga ibaga, iti kinapot mo, na habang may buhay, may pag-asa mo na tayo, habang si Bibiyak Pai, at dapat iti tiyempuna, nga umawag kini Apo Jesus, at dapat iti tiyempuna, nga agbalbaliw, uri kasanot, kinado, division na, uri kasanot, kinalungo na, itatama si Bibiyak, at dapat itinamnama na, talagin
yung iyong dinamtan, paano yung kaluluwa niya? Hindi naman po na nailibing doon po sa 6 feet below the ground. Wala nang pag-asa, kapatid. Kaya, ha, kapatid, sinasabi ko po ito sa inyo bilang pagpapaalala sapagkat mahal po namin kayo. In Revelation chapter 21 verse 8, and the same is true with Galatians chapter 5:19-21. Puntahan po natin muna yung Revelation 21 verse 8. Basahin ko po sa Tagalog. Sabi po niya rito, subalit malamim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, sila'y ibubuli sa lawa ng dagat-dagatang naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. That is the destiny, mga kapatid. Okay, balik, puntahan po natin yung Galatians chapter 5:19-21 sa Tagalog version. So, pareho din po yung binabanggit dito na sabi, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. O kaya, kung hindi siyang tatanggapin sa kaharian ng Diyos, saan siya mapupunta? Diba? Sa kaharian ng demonyo o sa walang hangganan na paghihirap. So yung tinatawag po niya dito na yung paninibukbukas sa iman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at ibang pang tulad nito, mga karumal-dumal sa harapan ng Panginoon, pangangalo niya, yung pong sexual immorality, mga kapatid. Ang sexual immorality is isa pong karumal-dumal sa harapan ng ating pong Panginoon. It's either fornication or adultery, homosexuality. Homosexuality is babae sa babae, lalaki sa lalaki, or bestial. Bestial is yung tao nakikipag-sex sa hayop. All these things may kalalagyan sa impyerno ng mga. So, may panahon pa ng pagbabago. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Amen! Hindi niya na is na tayo po'y mananatili sa mga bagay na ito. Maraming tao ang pinagsasabihan ng Diyos ay ang kaisip. Nalalapit nang bumalik ang Panginoon. Maghanda ang bawat isa po sa atin. No? Hindi natin ito maaring ibaliwala ang katotohanan. Huwag po nating pahintulutan na masayang ang ating pong pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Nais niya po tayo, mga kapatid, na magkaroon ng tunay na pagbabago ng buhay dahil mahal po tayo ng Panginoon. Sabi niya po sa Luke chapter 23 verse 43 sa akin pong pagtatapos, no? Ang sabi ng Panginoon sa isang tulisan na kasama niya na nakapako doon po sa Kalbaryo, sabi ng isa, ang sabi ng Panginoon, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Today you will be with me in paradise. Sino yung pinagsasabihin mo? Yung tulisan, wala siyang nagawang mabuti. Sa tanang buhay niya, puro kabalbalan ang kanyang ginawa. But then, nung si Jesus naroroon sa cross ng Kalbaryo, kasama niyang dalawang lalaking masama. Yung isa nagsisi. At ang sabi niya, Lord, remember me when you are in paradise. And the Lord answered, in verse 23, today you will be with me in paradise. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Kahit ikaw, ang dami mong nagawang kasalanan, pero nagsisi ka sa iyong pagkakasala. Binibigyan ka ng Diyos ng chance para lang po sa ganoon, makasama sa kanyang maharihan.
our God is a just God. Ang Diyos, nais niya tayo makapiling sa kanyang kaharian. Kaya nga si Lazarus, no? Nawala naman ho magandang makita sa kanya, pero napunta sa Abraham's bosom, sa piling niya. Nais din po ng Panginoon, ikaw at ako, makapiling po niya tayo doon sa kanyang kaharian. Mahalaga lang, pagsisihan natin lahat ng ating pong nagawang kasalanan nang sa ganun, hindi tayo mapupunta sa tinatawag na everlasting punishment or the lake of fire, everlasting damnation, kundi mapupunta po tayo sa everlasting life through our Lord Jesus Christ. Amen? That is the place where you belong. Sabihin mo sa sarili mo, that is the place I belong. Where is the place? Heaven. Amen? Heaven. Hindi sa hell. Ayaw natin mapunta sa impyerno. Amen? Sa oras na ito, mga kapatid, kilala natin ang ating mga sarili. Siya ang ilaw ng tahanan.